Narito ang kwentong pinamagatang, My Billionaire Stepbrother, My Lover. Pero bago tayo magpatuloy, ay paki-like po ng ating video, gayon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Mabilis na kumalat ang tungkol sa pagpapakasal nilang dalawa ni Charles sa loob ng malaking bahay, maski hindi pa man pumapayag si Suzette, at ni hindi pa sila nagkakausap ni Charles. Dati ay hinanggad mo lang, na ituring kang tunay na anak ni Senator Greg, at mapabilang sa mga inirerespeto ng mga tao rito sa asyenda. Kaya pala tinanggihan mo ang mamanahin mo na sana. Naliliitan ka marahil, ang hangad mo, ay lahat ng ari-arian ng mga Garrido ang mapasakamay mo. Kumakain noon ng merienda si Suzette sa may kusina, at napatingin siya sa pagkain, nang marinig ang nagsalita sa kanyang likuran. Si Bea, na hindi pa nakontento, lumapit pa ito at humarap sa kanya. Ano na naman ang problema mo? Inis niyang tanong sa babae. Wala, gusto ko lang may dilat ang mga mata mo sa katotohanan, kampanting wika ni Bea. Bago ito naupo sa katapat na silyang inuupuan ni Suzette. Ano naman ang karapatan mong magsalita sa akin ng ganyan? Iyong nang taong kumukupkup sa akin sa bahay na ito ay hindi nagsasalita sa iyo ng kung ano pa man. Expected naman iyon. Dahil naaawa sa iyo si Senator Greg, at maging si Charles, ay hindi kumikibo, dahil ganoon din ang nararamdam niya para sa iyo. Ano ang alam mo sa nararamdaman ni Tito Greg? Hindi pa marahil kayo magkakilala ni Charles noon ay kinupkup na niya ako rito. Kaya alam kong hindi iyon awa. Mahal ako Tito Greg, gaya ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. At mahal ko rin siya, tulad ng pagmamahal, na may kalakip na respeto ng isang anak para sa kanyang ama, wika ni Suzette. Hindi dahilan iyon para magpakasal ka kay Charles. Pakupya-piksi ni Bea. I agree to that, pero iyon lang ang alam na paraan ni Tito Greg, para magkaroon ako ng karapatan, sa mga ari-ari ang gusto niyang ipamana akin, na tinanggihan ko, sa katwiran niya. Hindi mo totoong tinanggihan, akusa sa kanya ni Bea, ang totoo, ay higit pa roon ang interes mo sa kayamanan ng mga Garrido. You want all, pero alam mong hindi po pwede, dahil merong anak si Senator Greg. Ang paraan lamang ay makasal ka kay Charles. Eh pati sa kanya ay may interes ka. Ganoon, naka-arko ang kilay na sambit. Ni Bea, oo, sa kabila ng maamo at maganda mong mukha, isa kang tuso at mapanlin lang na babae, Suzette. Pinaiikot mo lang ang mag-ama. Huwag mo akong akusahan ng ganyan, Bea. You don't have the right ta. Tandaan mong hindi pa ako pumapayag na magpakasal kay Charles. H, hindi ka dapat pumayag. Nag-iisip pa ako, nakita niyang napalunok si Bea. Hindi mo na kailangan pang mag-isip. Kung wala ka talagang interes sa kay Aman at kay Charles mismo, tatanggi ka na agad na magpakasal sa kanya. Nang sa ganoon ay mapadali ang panalo mo. Tila nang iinis na tanong niya kay Bea. Don't you think it's a bit too light for you? Dapat ay maghirap ka muna bago mo makuha si Charles, finally. Kasi, kapag pinaghirapan raw ang isang bagay, mas masarap tamasahin ang tagumpay sa bandang huli. Iniinis mo ba ako? Hindi, mabilis niyang sagot. May galit na bumakas sa mukha ni Suzette ng mga sandaling iyon. Gusto ko lang sabihin sa iyong papayag akong magpakasal kay Charles dahil pinadali mo ang pag-iisip ko. You declared war between the two of us, I'll give you what you want. Hindi nakakibo si Bea, nakita ni Suzette na namula ang mukha nito. Pero ayaw niya alamin kung sa hiya o sa sobrang galit. Now, kindly leave me alone. Baka kasi hindi ako matunawan kung pagmumukha mo ang nakikita ko habang ako ay kumakain. Galit na tumindig si Bea at nagmarcha palabas sa kusina. Nasalubong pa nito si Nana Luisa, habang papasok naman sa kusina ang mayordoma. Anong nangyari sa isang iyon? Bakit hindi may pinta ang mukha at parang kakain ng tao ang itsura? Maang natanong ni Nana Luisa kay Suzette na ang tinutukoy ay si Bea. Medyo binigyan ko lang ng kaunting leksyon, dahil masyado nang umaabuso. Pasarkastikong ngumiti si Nana Luisa. Nakakita rin siya ng katapat niya, ha, bago matamang tumitig kay Suzette. Totoo nga bang magpapakasal kayo ni Charles, ha, Suzette? Iyon ang gusto ni Tito Greg, dahil tinanggihan ko ang manang gusto niyang iwan mabilis niyang sa akin pagdating ng araw. Ikaw, ano ang gusto mo naman?
hindi mo na ba siya mahal? Napabuntong hininga si Suzette sa tanong na iyon ng mayordoma. Sinungaling ako kapag ikinela ko sa iyo ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Pero ang tanong, payag naman kaya siyang pakasalan ako? Dahil kay Tito Greg, I'm sure, maging maligaya kaya kami pagkatapos ng kasal, kahit ako lang ang nagmamahal sa kanya, at ang turing niya sa akin ay parang kapatid lang. Puno ng pangambang wika niya, tiyak kong liligaya kayo, iha, mahal ka ni Charles. Bilang kapatid, nakangiting umiling ang batiing mayordoma. Hindi, pero dahil nire-respeto ka niya, ay ayaw niyang gumawa ng isang bagay na maaari mong ikagalit, at maglalagay sa kanya sa alanganin sa bandang huli. Pero makikita mo, malalaman mo rin ang totoo, at hindi iyon magtatagal. At alam mo bang bagay na bagay kayong dalawa? Magaganda't gwapo ang mga anak ninyo, tiyak kong magiging magaganda at gwapo ang dot mga anak ninyo pagdating ng araw. Nang sumunod na umaga ay inaya siya ni Charles na mangabayo, at walang anuman na pumayag si Suzette. Halos mag-iisang oras na silang nangangabayo, ay hindi pa rin sila nag-uusap ni Charles. Ngunit nang makarating sila sa may sapa, at painumin ang kanilang mga kabayo, sa kanya narinig na nagsalita ang lalaki. Kinausap ako ng papa tungkol sa kasal, umpisa nito. Hindi kumibo si Suzette. Nagkunwari siyang hindi narinig ang sinabi ng lalaki. Hiniling niya sa akin na magpakasal tayong dalawa, muli sabi ni Charles sa kanya. Hindi mo naman kailangang sundin ang gusto ni Tito Greg, para sumama ang loob niya, ani Charles. Pagkuwan ay napailing ito ng sunod-sunod. Kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa buhay ng Papa, at ayoko siyang bigyan ng sama ng loob sa kaunting panahong iyon. Hanggat maaari, ay gusto ko siyang maging maligaya, habang nabubuhay pa siya. At alam nating pareho ang makapagpapaligaya lamang sa kanya sa ngayon, ay ang masaksihan ang kasal nating dalawa. Payag kang magpakasal tayong dalawa. Parang may baikid sa lalamunan ni Suzette nang magtanong, ikaw ba ay hindi? Nang tumitig sa kanya si Charles, ay pilit na iniiwas ni Suzette ang mga mata sa lalaki. Nangangamba siyang mabasa nito sa kanyang mga mata. Baka may pagkanulo siya sa sariling damdamin. Hayaan mo ba siyang pumanaw na malungkot, at mayroong sama ng loob sa ating dalawa? Hindi mo ba kayang pagbiyan ang papa sa kahilingan niyang magpakasal tayong dalawa? Malaki ang utang na loob ko kay Tito Greg, naming mag-ina, at sa tingin mo'y sobra-sobra ang hinihingi niyang pabor, ganoon ba? Of course not, mariing tanggi ni Suzette, but hindi muna ako patapusing magsalita. Napabuntong hininga si Charles narinig. Okay, go on, anito. Napakalaki ng utang na loob ko sa iyong papa, at sa tingin ko, ay kulang pa nga ang pabor na hinihingi niya sa akin, para hindi ko siya pagbigyan, pakli ng dalaga. Payag ka kung gayon, tumango si Suzette. Batid niyang kaya lamang siya pakakasalan ni Charles, ay upang pasayahin nito ang ama, sa nalalabi pang mga araw ni Sir Greg dito sa mundo, at gusto niyang isipin ng lalaki na kaya lang din siya magpapakasal kay Charles, ay upang pagbigyan lamang ang ama nito bilang pagtanaw ng utang na loob niya. Kahit na ang totoo, ay lagi niyang lihim na minamahal ang kaisa-isang anak ng taong nagpalaki sa kanilang mag-ina. Maling umpisa, dahil siya lamang ang nagmamahal kay Charles, at pagbibigay lamang sa ama ang motibo nito. Sa bandang huli kaya, ay maitatama nila ang maling nasimulan. At ano nga ba ang tama? Ipawalang bisa nila ang kanilang kasal, sa oras na wala na si Senior Greg at magkanya-kanya sila ng buhay. May lungkot at pangambang pumuno sa dibdib ni Suzette sa naisip. Natutuwa ako, at pareho kayong pumayag na magpakasal. Kaya sa lalong madaling panahon, ay ibig kong may handa na ang lahat para sa inyong kasal. Gusto kong sa susunod na buwan na ito gaganapin, pahayag ni Senior Greg kina Charles at Suzette, matapos nitong ipatawag ang dalawa sa kanyang library. Nang walang nagsalita isa man sa kanilang dalawa ni Charles, muling nang usap si Senior Greg. Mamili kayong dalawa kung isang church wedding, o garden wedding ang ibig ninyo. Pero ang gusto ko sana, ay dito gaganapin sa bahay ang handaan, at imbatado ang manggagawa sa asyenda, at ang kani-kanilang pamilya. Masusunod, Papa, pero ang iba pang detalye, ay pag-uusapan pa naming dalawa ni Suzette. Tumanggot ang o si Senior Greg, bilang pagsang-ayon sa anak, at si Suzette, ng mga sandaling iyon, ay tahimik lang na nakikinig sa dalawang lalaki. Nagpatyanod sa anumang Malayo pa lang ay tanaw na ni Suzette, ang asawa ng Katie wala sa asyenda na si Nana Penang. Agad niya itong sinalubong, Nana Penang, mabuti naman ho at nadalaw kayo.
Tuwa niyang sabi, sabay yakap sa may edad ng babae. Nako, amoy pawis ako, Suzeth. Nakakahiya naman sa iyo, nahihiya nitong sabi na kusang lumayo sa dalaga. Ang nanapenang talaga, nabalitaan ko kay Doroy, na naririto ka sa San Luis, kaya agad akong nagluto ng sapin-sapin, para dalhin sa iyo, sabay abot sa dalaga ng malaking bilaong dala nito, na may takip ng dahon ng saging sa ibabaw. Nag-abala pa ho kayo, nahihiyang sabi ni Suzeth. Ku, wala iyan. Alam ko namang paborito mo ang sapin-sapin, kaya kita dinalhan. Hindi ba at lagi naman kitang ipinagluluto niyan, sa tuwing uuwi ka rito sa atin? Naiinis nga ako kay Doroy, dahil masyado nang ulyanin ang matandang iyon. Mag-iisang linggo ka na pala rito sa San Luis, ay saka lang niya nabanggit sa akin na andito ka, mahabang wika ni Nana Pena. Doon tayo sa loob, Nana Pena. Mapagmerienda ko man lang kayo, ayan ni Suzeth rito. Si Luisa nga pala. Nasa kusina ho, tiyak na nagpapaluto iyon sa kusinere ng masarap na merienda, tugon ni Suzeth, na ngumiti pa. Nakababatang kapatid ni Nana Luisa si Nana Pena, samantalang ang huli ay nag-asawa at nagkaroon ng mga anak, ang mayordomang si Nana Luisa ay nanatiling dalaga hanggang sa tumanda na ito. Ibinuhos na lamang ang buong panahon sa paglilingkod bilang mayordoma rito sa malaking bahay. Noong teenager pa lamang si Suzeth, may narinig siya minsang kwentuhan na si Nana Luisa daw talaga ang nobya ni Tata Doroy, ang katiwala ni Senior Greg sa asyenda. Nakatakda na raw ikasala ang dalawa, nang tikatin ni Nana Penang ang lalaking nakatakda sanang mapang-asawa ng kanyang ate. Pero hindi iyon inusisa ni Suzeth kay Nana Luisa, maging kay Nana Penang maski minsan. Nakaraan na naman iyon, at ang mahalaga, ay magkasundo na ang magkapatid. Batid niyang kapag dumadalaw dito, kung hindi maging ang nakatatanda nitong kapatid. Minsan din, dumadalaw si Nana Penang, upang pati si Nana Luisa, ay makakwentuhan nila. Kumusta nga ho pala si Adela? Biglang naalala ni Suzeth ang anak ni Nana Penang, nakababata niya noon. Hindi ba at ikaw ang bridesmaid niya noong ikasal siya, Suzeth? Nakangiti siyang tumango. Oho, nako, dalawa na ngayon ang anak nila ni Emil. At parehong lalaki, kaya kay gulo. Tuwang bulalas ni Nana Pena. Nang marinig ni Nana Luisa ang boses ng kapatid, ay lumapit ito sa kinaroroonan ni Suzeth. Tuwang nagyakap ang magkapatid, na akala mo ba, ay kay tagal ng mga itong hindi nagkita, samantalang, sa iisang lugar lang naman sila nakatira. Tuminding si Suzeth, at inayaan niyang magkwentuhan muna ang magkapatid. Siya na ang naghanda ng merienda para sa kanilang tatlo. Kaya naman pala abusado ang mga trabahador kay Senior Greg, hindi mo lang kinukonsinti ang mga ito, ikaw pa yata ang nagtuturo ng maling asal sa kanila. Kung sa bagay, hindi naman nakakapagtaka sa karakter mo, dahil hindi ka lamang abusado kundi mapanghangad pa at ambisyosa. Ambisyosang social climber, nagulat si Suzeth sa biglang pagsulpot na iyon ni Bea sa may kusina, pati si Nana Luisa at Nana Penang ay nagulat din. Lalo na sa inasal ng private nurse ni Senior Greg. Anong sinabi mo? Galit na tanong dito. Ni Suzeth, hindi mo ba narinig? Gusto mo pang ulit-ulitin kung ambisyosa kang social climber? Pang-iinsalto muli sa kanya ni Bea. Alam mo, Bea, mabait ako, sa mga taong mabait din sa akin. Nagpapakatao naman ako, kapag tao ang kaharap ko. Isa pa, may pinag-aralan ako, kaya madalas ay nagpapasensya na lamang ako, at hindi nakita pinapatulan. Pero alam mo bang sagad na ang pasensya ko, galit na wika ni Suzeth, at nang bigla siyang lumapit kay Bea, ay ganoon na lamang ang pagkagulat ng nurse nang sapakin niya itong bigla sa mukha. Sabay halos na nagtayo ang magkapatid sa nasaksihan. Nang biglang dumampot ng kaldero si Bea, at akmang susugurin si Suzeth, ay aawat sana si Nana Luisa at Nana Pena. Pero mabilis na nakarating doon, nang bigla na lang sumulpat sa kusina si Charles. Sa isang iglap, ay nahawakan ito ang kamay ni Bea, na may hawak na kaldero. Kaya galit na galit ang babae, dahil hindi ito nakaganti kay Suzeth, at ang galit na iyon ay nabaling kay Charles. Ang lalaki ang pinagsusuntok nito sa dibdib at pinagkakalmot, kaya mabilis na binitbit ito ni Charles, at inilabas sa kusina. Sino ang babaeng iyon? Maang natanong ni Nana Penang sa kapatid, habol pa nito ng tingin sina Charles at Bea. Ang tapang, parang pas ang bagong panganak. Private nurse iyon ni Senior Greg,
at dating nobya ni Charles, sagot ni Nana Louise sa kapatid. Nagpapanggap na nurse, pero ang totoo'y takas iyon sa mental hospital, inis na saad ni Suzeth. Sabay na napangiti ang magkapatid sa sinabi ni Suzeth. Mabuti na lang biglang dumating si Charles, kung hindi baka napaano ka kung napukpok ng kaldero ng babaeng iyon. Mapukpok man niya ako, ay itong refrigerator sa tabi ko an, ang babuhaten ko at ihahampas sa mukha niya. Natawa ang dalawa sa kanya. Naiinggit lang iyon sa iyo at nagseselos, dahil hindi na siya uubra ngayon kay Charles maski ano pang pagugwardya ang gawin niya rito, dahil ikakasal na kayo. Sinong ikakasal? Maang nanapatingin si Nana Penang sa nakatatanda nitong kapatid. Natutop ni Nana Louisa ang bibig, at nag-aalalang napatingin ito kay Suzeth. Pero ngiti lang ang itinugon dito ng dalaga. Kung sa bagay, malalaman mo rin naman, Penang, na sina Charled at Suzeth ay malapit ng ikasal, dahil embatado ang lahat ng manggagawa sa asyenda sa kasal, pati kani-kanilang pamilya, saad ni Nana Louisa sa kapatid. Totoo nga ba, Suzeth? Tanong sa kanya ni Nana Penang. Marahan at nakangit ang tumanggo rito si Suzeth. Nang makaalis na si Nana Penang, ay pumasok na sa kanyang silid si Suzeth. Maya-maya ay pinuntahan siya rito ni Charles. Magkatabi silang naupo sa may gilid ng kanyang kama habang nag-uusap. Ano bang pinagmulan ng away ninyo ni Bea? Iusisa nito sa kanya. Sinita niya kasi si Nana Louisa, habang kausap nito si Nana Penang. Abusado raw at kinukonsinti ko naman. Ininsulto niya pa ako kaya hindi na ako nakapagtimpi, sinuntok ko siya, mahinang tugon ni Suzeth sa lalaki. Hinawakan ni Charles ang kamay niya. Malambot naman pala ang kamay mo, pero nagkaroon ng black tea si Bea sa ginawa mo, nang igniting sabi ni Charles sa kanya. Parang napaso sa pagkakahawak ni Charled, biglang binawi ni Suzeth ang kamay mula sa lalaki. Hindi ko naman gustong gawin iyon. Kaya lang, dapat na siguro siyang bigyan ng leksyon. Sa tuwing lalapit kasi siya sa akin, naghahanap lang ng butas para kami mag-away, samantalang umiiwas na nga ako sa kanya, katwiran niya ka Charles. Nangako naman si Bea na hindi na uulit pa. Huwag na lang daw sanang makarating pa kay Papa, ang nangyari sa inyong dalawa. Hindi ko naman sasabihin kay Tito Greg ang tungkol dito. Ayokong bigyan pa siya ng alalahanin. Nang sumunod na linggo, ay nagpaalam si Suzeth na luluwas sa Maynila, upang ayusin ang kanyang trabahong naiwan doon. Hindi pa tapos ang isang buwan niyang bakasyon, pero kailangan na niyang tuluyang magpaalam sa kanilang principal, dahil kapag nakasal na sila ni Charles, ay hindi na siya magkuturo pa sa Maynila, kundi sa may bayan na lamang. Siyempre hindi naman pwedeng kapag mag-asawa na sila, ay dito sa San Luis si Charles at siya naman ay sa Maynila maglalagi. Isa pa, sa kondisyon ng kanyang Tito Greg, ang gusto niya ay pirming nasa tabi nito. Sa pag-aasikaso man lang dito, at pagtugon sa mga paglalamang ng amain siya makabawas sa napakalaking utang na loob siya niya rito. Bakit hindi ka pa magpahatid kay Charles, Suzeth? Tanong sa kanya ni Senior Greg. Habang nag-iimpake siya ng ilang mga damit, ay nakabantay ito sa kanya. Huwag na ho, Tito Greg. Maaabala lang si Charles, kapag inihatid pa ako sa Maynila, tapos ay babalik din agad siya rito sa San Luis, at ako'y mga ilang araw pang maglalagi roon, dahil may mahalaga pa akong dapat asikasuhin sa eskwelahang tinuturuan ko, mahaba niyang tugon. Bakit ang dami mo namang dinalang damit? Iusisa pa ng amain sa kanya, habang nakatingin sa mga damit na itinupi niya, at nakahanda na para isilid sa isang bag. Hindi ho, Tito Greg. Tama lang ang mga iyan, para sa 4 o 5 araw na ay lalagi ko roon. Saka yung gamit na naiwan ko sa boarding house, ay kailangan ko pang iuwi rito, kaya hindi dapat ako magdala ng sobra. Ganoon ba? Saglit na nag-isip si Senior Greg, bago muling bumaling sa kanya. Kung dalhin mo na lang kaya ang safari, nang sa ganoon, ay hindi ka mahirapang magdala ng mga damit mo pa uwi rito. Talaga, Tito Greg, tuwang tanong dito ni Suzeth. Oo, naman, noon ko pa nga ibibigay sa iyo ang sasakyang iyon, tinanggihan mo lang, di ba? Pero baka gamitin iyon ni Charles sa pagpunta niya sa asyenda, ang daming sasakyan sa garahe. Bakit iyong safari pa ang maiisipan niyang gamitin kung sakali? Pero ingat sa pagmamaneho, tandaan mo, naghihintay sa iyo rito ang kasal ninyong dalawa ni Charles, bilin sa kanya ni Senior Greg, bago ito lumabas sa silid. Matapos niyang makapagbihis, ay bumaba na si Suzeth, bitbit ang malaki niyang bag.
Inihatid siya ng kanyang tito Greg, ni Nana Luisa, at ng iba pang katulong hanggang sa may beranda. Pero si Charles ay inihatid siya hanggang sa may sasakyan, habang ito pa ang nagbitbit ng kanyang bag. Nang ilabas niya ang safari mula sa garahe, ibinaba niya ang bintana ng sasakyan dahil kumatok doon si Charles. Mga ilang araw ka sa Maynila, pinakamatagal na siguro ang 5 araw, tugon niya. Tumanggol-tango ang lalaki. Pero tandaan mo, kapag lumampas ang 1 linggo, at wala ka pa rin, ay mapipilitan akong sunduin ka sa Maynila. Iniisip mo bang tatakasan kita, at hindi sisipuntin sa araw ng kasal? Hindi. Pero ayokong mag-asikaso at magdesisyong mag-isa para sa kasal. Dalawa tayong dapat magdesisyon at mag-asikaso rito, dahil kasal natin iyon. May kiliting pumuno sa puso ni Suzette sa narinig. Kung tutuusin, pwede naman siyang magpakasal kay Charles. Pero parang sinamantala niya na ang pagkakataon, para matali sa kanya ang lalaking lihim na iniibig. Pero alam niyang darating ang panahon, na kailangang harapin niya ang ibubunga nito. Pakiulit mo nga iyong sinabi mo, Suzeth. Namimalag ang mga matang tanong ni Abby sa kanya. Bahagyang natawa rito si Suzeth. Alin doon, marami akong sinabi sa iyo. Ah, tudyo niya sa roommate, Cloaca, yung tungkol sa inyong dalawa ni Charles, ano pa? Ikakasal kaming dalawa next month. Paano ngang nangyari? Ikwento mo naman sa akin ng buong buo, hindi iyong kailangan pa kitang tanungin ng tanungin every now and then, reklamo pa ni Abby sa kanya. Hindi kami nagligawan, kung iyon ang gusto mong itanong at malaman. Ang totoo niyan, ay pareho lang kaming sumusunod sa papa niya. Gusto kasi akong pamanahan ito, at nang tumanggi ako, ay nagalit si Tito Greg, at ang sabi magpakasal na lang daw kami ni Charles, upang magkaroon ako ng karapatan sa mga dapat sana ay mamanahin ko. Sus, if I know, tumanggi ka lang kunwari sa mamanahin mo supposedly, dahil may iba kang motibo, nakairap na wika sa kanya ni Abby. Sira, alam ko bang iyon ang magiging solusyon ni Tito Greg? Ang ini-expect ko lang, ay ipipilit niya sa akin yung mana ko, dahil alam kong very generous siya, ganoon siya sa amin ng nanay ko noon. Ang gusto mo lang palang mangyari ay pilitin ka pa ng stepfather mo, ganoon. Para ka lang palang pakipot. Hindi naman, ayoko lang talagang tumanggap pa ng kahit na ano mula kay Tito Greg, dahil yung ginagawa niyang pag-alis noon sa amin ng nanay sa miserableng buhay namin, ang pagpapaaral niya sa akin at pagkupkup, para sa akin ay sobra-sobra na iyon. Meron naman akong trabaho, di ba? Trabahong kakarampot ang sweldo, ani Abby. Suzeth, siraulo ng matatawag ngayon, ang mga taong tumatanggi sa grasya, dahil sa hirap ng buhay dito sa Pililipas. Bulalas ni Abby, well, may natitira pang matino, nasa harapan mo ngayon. Ano ngang sabi ni Charles tungkol sa kasal? Payag daw siya dahil ang gusto niya, ay pasayahin ang kanyang papa sa kaunting panahon na nalalabi pa sa buhay nito. May cancer kasi ang Tito Greg, at tinaningan na ito ng doktor. Ako naman, napakaliit noong hinihingi niya sa akin, kumpara sa pabor na napalaking utang na loob ko sa kanya, kaya pumayag na rin akong magpakasal kaming dalawa ni Charles. Ganoon, ang ibig mong sabihin, kaya lang kayo magpapakasal, ay dahil sa Senior Greg na iyon. That's right, mabilis na tugon ni Suzer. Wala naman palang latoy ang kwento mana yung dalawa, dahil hindi romantic. Anong dapat mong asahan sa 2 taong hindi naman nagmamahalan, pero magpapakasal, napatigil sa pagsasalita si Suzeth, nang mapansin niyang titig na titig sa kanya si Abby. Maang siyang napatingin dito. Bakit? Hindi ako naniniwala na hindi mo mahal si Charles. Bakit naman? Naroon na ako, malaki ang utang na loob mo sa iyong stepfather, at kahit papaano'y gusto mong makabayad dito. Pero for once naman, ay maging honest ka sa sarili mo. Honest naman ako, ah, mahal mo si Charles, hindi ba? Napabuntong hininga si Suzeth. Okay, mahal na kong mahal. Kita, sabi ko na nga ba't may hidden. Dasir ka roon sa stepbrother mo. Kunwari ka pa, anong sabi mo noon? He'd be more likely to take the skin off your back with 6 words. Ipokrita, tawa ng tawa si Suzeth sa tinura ng roommate. At yung Charles na iyan ay ipokrito rin. Kunwari gusto raw pasayahin ang kanyang ama kaya pakakasalan ka. Ayaw lang noon aminin na mahal ka rin niya. Nang kausapin ni Suzeth ang kanilang prinsipal ukol sa kanyang pagre-resign, ay pumayag naman ito. Pero pinakiusapan siyang pumasok muna habang wala pang nag-a-apply, para pumalit sa kanya sa pagtuturo. Minsan,
Pag-uwi niya sa boarding house galing sa pagtuturo, ay may nadatnan siyang bisitang naghihintay sa kanya. Iyon na ang huling pagtuturo niya, dahil meron na siyang kapalit, at bukas din ay balak niya nang bumalik sa San Luis. Nakapagpalom na rin naman siya kay Mrs. Gomez. Napakunot ang noo ni Suzeth, nang magkaharap sila ng lalaking naghahanap sa kanya. Ilang taon na ba ito? 47, 48, hindi niya na makwenta sa isipan ang edad ng lalaki. Pero halos tumanda ito ng mahigit 10 taon sa paningin niya, kaysa sa tunay na edad. Payat, nanlalalim ang mga mata, pero wala na ang tusong ngiti nito, ang mabalasak na anyo kapag nagagalit dahil hindi nasunod ang gusto. 13 years. Patay na ang kanyang nanay 4 years ago, at buong akala niya, ay kasama na nitong pumanaw ang huling kaanak na matatawag niya. Nalimutan niyang may natitira pa pala, at nasa loob lamang ito ng tiitin. Ang kanyang ama, kasama niyang nilimot ang pagdurusa nilang mag-ina, sa Hungarian muli pang makita ang taong may gawan yun. Tinulungan siyang makalimot ng kanyang tito Greg, puno ito ng pangunawa at pagmamahal, kaya nagawa niyang maging maligaya, sa buong buhay na inilagi niya sa San Luis noon. Ngayon maayos na siya, hindi niya alam kung paanong babatiin ang tunay niyang ama. Amang nagkait sa kanya noon ng pagmamahal, at mabuhay ng maayos at matiwasay. Suzeth, sambit ng ama niya, may katuwaan siyang biglang nabakas sa mga mata nito pagkakita sa kanya. Nanatiling nakatayo si Ark Eli, at nakatitig sa lalaki. Nagpunta lang ako rito, upang makita ka. Nabigyan kasi ako ng parol, dahil naging mabait naman ako sa loob. Ang pangarap ko noon habang nasa bilangguan ako, ay makita kayong mag-ina at muling makasama sana. Pero may nakapagsabi sa akin na nasa maayos na kayong pamumuhay, at magiging magulo lang ang buhay ninyo, kung hahangarin ko pang muling mabuo ang ating pamilya. Pagkatapos, nabalitaan kong namatay na ang iyong nanay. Nalungkot ako, hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanya, bago siya namatay. Ni hindi ko siya nakita. Gusto sanang sabihin ni Suzeth na ang nanay niya, wala nang hangarin pang makita ang ama niya. Pero hindi niya iyon nagawang isatinig. Panipi-tuldok-tuldok-tuldok, ikaw na lang ang hinaangad kong makita, at may akap sana. Ngayong nakita-nakita, pwede na akong umalis. Asahan mong hindi nakita gagambalain pang muli. Tuluyan na akong mawawala sa buhay mo, pagkasabi niyon, ay timindig ang kanyang ama, at tumalikod ito kanya. Marahang humakbang, na tila mabibigay ang mga paa. Pero bago iyon tumalikod kanina, ay may napansin si Suzeth sa mga mata nito. Wala na ang katuwaang nabakas niya noong una. Nangisla pang mga iyon sa luhang nagbabadyang sumungaw. Parang may dumaklot sa puso ni Suzeth, at tila nahihirapan siyang huminga. May kung anong bagay ang bumikig sa kanyang lalamunan. Awa hanggang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ama, sa kabila ng mga nangyari noon. Tatay, mahina lamang ang pagkakasambit ni Suzeth sa katagang iyon, pero tiyak niyang nakaabot sa pandinig ng ama. Huminto si McCoy sa paglalakad, at marahang humarap sa kanya. Doon napansin ni Suzeth ang luhang bumabasa sa paligid ng mga mata ng ama. Mabilis na lumapit si Suzeth sa ama at mahigpit itong niyakap. Hindi na nito kailangan pang humingi ng tawad. Batid niya na ngayon sa sarili, na nang tuluyan niyang nalimot ang pagdurusa nilang mag-ina sa piling nito, ay kasama na roon ang pagpapatawad niya sa ama. Sa lahat ng nagawa nitong kasalanan sa nanay niya, sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ay muli niyang pinaupo ang ama, at binilhan niya ito ng merienda. Maya-maya'y nagkwentuhan silang dalawa. Alam ko ang ginawang pagsama ninyong mag-ina kay Mr. Garrido. May nakapagbalita noon sa akin, hindi ko masisisi si Ophelia. Alam kong ginawa niya iyon para sa iyo. Gusto niyang maging maayos ang buhay mo, at masigurong magiging maganda ang iyong kinabukasan, saad ni McCoy. Mabait ho si Tito Greg. Mahal niya ang nanay, at ako'y itinuring niyang parang tunay na anak. Tumanggot ang o si McCoy, kahit malungkot ito, ay nakangiti naman. Mabait din si Charles. Automatikong nangunot ang noo ni Suzeth sa narinig. Kilala ninyo rin ang anak ni Tito Greg, tanong niya. Noong una'y hindi, nagpakilala lang siya sa akin noong mamatay ang iyong nanay. Siya ang nagbalita sa akin. At simula noon, ay madalas na siyang dumadalaw sa akin sa piitan. Nagkukwento tungkol sa iyo, siya rin ang nagsabi sa akin, na dito kita matatagpuan, at ibinigay niya sa akin ang address nitong boarding house na tinutuluyan mo. Pati ang eskwelahang pinagtuturuan mo, ay nabanggit din sa akin ni Charles, pero nalimutan ko na.
Nag-resign na rin ako sa eskwelahang tinuturuan ko. Balak niya na sanang sabihin ng tungkol sa pagpapakasal nila ni Charles, pero biglang inihit ng ubo ang ama. At saka napansin ni Suzeth, ang pulang mantsa ng dugo sa puting panyo na pinantakip ng kanyang ama sa bibig nito habang umuubo. 4 na araw na sa ospital ang kanyang ama, kaya 4 na araw na rin walang tulog halos si Seth sa pagbabantay dito. Suzeth, dali-dali siyang lumapit sa hinihiga ng ama, nang marinig ang paos na pagtawag nito sa kanya. Tatay, bakit ho, ano ho ang gusto ninyo? Nagugutom na ba kayo? Nag-aalala niyang tanong dito, umiling si McCoy, at pilit na umiti ito sa kanya. Napatawad mo na ba ako, anak? Puno ng damdamin itong tanong sa kanya. Mapait ang ngiting gumulit sa labi ni Suzeth. Hindi ninyo na kailangang humingi ng tawad, tatay. Tapos na ang mga nangyari noon. Dapat siguro, ay ibaon na natin sa limot. At kaya buhay pa tayo, ay upang ituwid ang mga maling nagawa natin noon, mabuhay sa matuwid, tungo sa pagbabagong buhay. Kahit wala na ang nanay, pamilya pa rin tayong dalawa, madamdamin niyang pahayag. Mabuti't hindi ka nagmana sa akin. Dahil kung nagkataon, namana mo pati ang ugali ko, ay hindi mo siguro ako mapapatawad kahit kailan, at hahayaan na lamang mamatay sa kalsada, malungkot na wika ni McCoy sa dalaga. Masuyo niyang hinawakan ang isang kamay ng ama at pinisili yon. Magpagaling kayo, Tay, dadalhin ko kayo sa San Luis. Maganda roon at tiyak na maibigan ninyo. Napahinto sa pagsasalita si Suzeth nang may kumatok sa pinto ng silid, at pagkatapos ay pumasok si Charles. Edward gulat niyang sambit, I told you, kapag lumampas ang 1 linggo, at hindi ka pa rin bumabalik sa San Luis, ay mapipilitan akong sunduin ka rito sa Maynila, kahit ayaw mo, sabi ni Charles. Pauwi na sana ako pero dumating ang tatay, at kinailangan ko siyang dalhin rito sa ospital. Nakakaunawang tumanggo ang lalaki, yes, I've been told, nalaman ko ito kay Mrs. Calda, kaya nagtungo ako rito sa ospital, bago lumapit sa ama ng dalaga. Kumusta ho, Ma'am McCoy? Tumiti si McCoy kay Charles. Gusto kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko na nakita pa ang aking anak. Gusto ko sana siyang isama sa San Luis, Charles, at ubiling sabi ni Suzeth. Yes, why not? Pakiramdam niya roon, dahil sariwa ang hangin sa probinsya, mas gaganda ang pakiramdam niya roon dahil sa sariwa ang hangin sa probinsya. Pero kailangan munang magpagaling si Mang Maki, sabi ni Charles bago muling nilinggan si McCoy, at nginitian ito. Pero habang nagkukwentuhan sila, ay bigla na lang hinigit ni McCoy ang huli nitong hininga. Naramdaman ni Suzeth, na lumuwag ang pagkakahawak din sa kamay niya ang ama. Nataranta siyang bigla, at napatingin sa ama. Tay, tatay, marahan niya itong niyugyog sa balikat pero hindi na kumikilos pa si McCoy. Pinulsuhan ito ni Charles bago napailing ang lalaki, he's gone. Hindi na tumitibok ang kanyang puso. Napaluha si Suzeth, at niyakap ang katawan ng kanyang tatay. Maya-maya, ay dumating ang mga doktor at nurses na tinawag ni Charles, kaya napilitan ang lalaking ilayo ang dalaga sa ama nito. Umiiyak na napayakap si Suzeth kay Charles. Alam mo, galit na rin ako kay tatay, parin nakakalimutan iyong pagmamaltrato na ginawa niya sa amin ng nanay noon. Pero sa isip lang pala iyon. Nasasip ko lang ang galit sa kanya. Ngunit sa puso, nanatili pa rin siyang mahal ko. Dahil pagbalik-baligtarin man ang mundo, ay ama ko pa rin siya maski na ano pa ang nagawa niyang kasalanan noon. Kaya nang magkita kami, hindi niya na kinailangan pang humingi ng tawad sa akin. Niyakap ko siya, gaya ng pananabik ko noong may akap, ang tunay kong ama na naging malayo ang loob sa akin noon. Gusto ko sanang magkasama pa kami ng matagal-tagal, pero bakit naman kinuha siya agad? Puno ng pagdaramdam na wika ni Suzeth. Masuyong hinaplos ni Charles ang buhok ng dalaga. Sas, hanggang doon na lang marahil ang kanyang buhay. Tahimik na siya ngayon, wala ka nang dapat alalahanin sa kanya, dahil magiging maayos siya sa pupuntahan niya. He's at peace, now, Suzeth. Huwag mo siyang pabaunan ng lungkot, wika ni Charles sa kanya. Stop crying now, okay. Parang batang tumanggo si Suzeth. Dadalhin natin ang bangkay niya sa San Luis. May funeral home sa may bayan, at doon natin siya ibuburot. Then, sa tabi ng libingan ng iyong ina, doon natin... 3 araw lang ibinurol si McCoy. At pagkatapos, ay inilibing ito sa tabi ng libingan ng asawa nitong si Ophelia.
Ilang araw ding naging malulungkutan si Suzette sa pagpanaw ng ama. Noon, akala niya, ay hindi niya magagawang iyakan ang ama kapag namatay ito. Madalas pa nga, noong bata pa siya, at lagi silang sinasaktan nito ng kanyang nanay, itinatanong niya sa sarili, kung bakit yung mababait pang mga tao ang namamatay. Bakit hindi ang masasama? Bakit hindi pakunin ni Lord ang ama? Pero ngayon, pinanday na ng tuwa at lungkot ang kanyang isipan. Pinanday na ang buong pagkataon niya ng panahon at pagsubok sa buhay. Mas naiintindihan niya na ang kahulugan ng buhay ng mga tao. Mabuti ka man o masama ay mayroon ding nagmamahal sa iyo. Kaya sa kamatayan, pareho lang ang kapalaran ng mabuti at masamang tao tiyak na may iiyak. At batid niyang sa kabilang buhay, ay naruroon ang kanyang ina, naghihintay sa kanyang ama. Hindi na rin ito kailangan pang humingi ng tawad sa nanay niya. Si Senior Greg ang naghatid kay Suzette sa harap ng altar, sa gitna ng malawak na hardin na iyon. Ang lahat ng naruroon ay nakangiti, at nakikisaya sa napaka-espesyal na araw na iyon sa San Luis. Maliban kay Bee nang inangat-ngat ng panibugro ang puso, ng maitim na balak, at kay Suzette na ng mga sandaling iyon, ay punong-puno ng pangamba, at agam-agam ang dibdib. Nagpapatangay na lamang siya sa agos ng buhay, mistula siyang kapirasong dahon, na tinatangay ng malakas na daloy ng tubig sa ilog. Walang bigat upang lumubog, walang lakas, upang salungatin ang pagdadalhan kanya. Pagkatapos ng kasal, hindi magkamayaw ang mga bisitang naruroon, sa pagbati sa kanilang dalawa ni Charles. Tuwang-tuwa ang mga, ito dahil they make a lovely pair. Daw, walang alam ang mga ito, na kaya lamang nagkaroon ng kasal ay dahil kay Senior Greg. Ang ganda-ganda, mo, Suzette. Tuwang-tuwang bulalas ni Adela, nang makalapit ito sa kanya, maya-maya, ay napilitan itong lumayo kay Suzette, dahil biglang nagpalahaw ng iyak ang isang anak. Si Bea na siyang kinuhang maid of honor ni Suzette, ang tumabi sa kanya. Okay pala ang kasal sa probinsya, ano, masaya at mas nakakatuwa, pero kahit dito sa probinsya ginanap ang kasal mo, sosyal pa rin. Garden at tiyak na malaki ang naging gastos, palatak ni Abby sa kanya. Ikaw, kailan ka naman pakakasal? Biro niya rito, kapag nakakita ako ng Charles, ganting biro sa kanya ni Abby. Loka, nag-iisa lang siya sa mundo. Kaya nga hindi ako nakakita, at sa kanya pa rin bumagsak sa bandang huli, dahil wala siyang katulad. Ganoon, ang sabihin mo, ay hindi ka naman naghahanap talaga ng iba, dahil ang puso mo at isipan, ay nakapokus lang sa kanya. Itinalaga mo na ang iyong sarili sa kanya, Juana Beth. Ayoko, tiyak na matatalo ako, nangingiting sambit ni Suzette. At alam ko rin kung bakit bigla ang pagpapakasal ninyo. Pumayag ka agad na magpakasal sa kanya, dahil natatakot kang masulat pakita. Hindi ko kasi itinago sa iyo, ang paghanga kay Charles noong una ko siyang makita, di ba? Napanginja si Suzette, bago biglang natigilan at natutuwab ang sariling bibig. Oh, bakit, hindi ba masagwang kanina pa ako tawa ng tawa, dahil sa kagagawan mo? Baka isipin ng mga tao rito, na naluloka na ako. Hindi masagwa, pero delikado, baka kabagan ka at sa honeymoon ninyo, ay biglang ma-turn off sa iyo si Charles, kapag nagbuga ka ng masamang hangin. Lalo siyang natawa sa sinabi ni Abby. Umaga ang kasal, at papadilim na nang umuwi ang pinakahuling bisita. Si Abby ay ipinahatid ni Suzette, sa isang tauhan sa asyenda sa bayan sa may terminal ng bus. Pagkaraan, naiwan na siya sa gitna ng hardin, habang abala ang mga katulong sa pagliligpit ng mga kalat. Hindi niya napansin si Charles, at maging si Bea. Biglay nagkaroon ng hinala sa dibdib ni Suzette, tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay, at ganoon na lang ang pagkagulat niya, nang makita niyang naghahalikan sina si Charles at Bea sa may loob ng library, nang ipas siya niyang pumanhik sa itaas. Napadaan lang siya roon, at naisip ang sumilip sa nakaawang na pinto sa library, dahil maski minsan, ay hindi nakaligtaan ng sino mang pumasok dito na isara ang pinto. Dali-daling pumasok sa sarili niyang silid si Suzette, at matapos ay lock ang pinto nito, ay padapa siyang nahiga sa kama. Sumubsob sa unan, at doon umiyak ni bumiyak. Tama siya, hindi siya mahal ni Charles, kaya imposibleng maging maligaya sila sa magiging pagsasama nila. Si Bea ang talagang mahal nito, hindi nga lang magawang tumanggi ni Charles sa kahilingan ng Papa na pakasalan siya. Pero tiyak niyang may usapan na ang dalawa. Kapag wala na si Senior Greg, ay ipapawal ang visa ni Charles,
ang kanilang kasal at si Bea ang pakakasalan nito. Masakit. Ngayon pa lang nagsisimula na siyang magdusa, dahil sa ginawa niyang pagpayag na magpakasal kay Charles. Kasalanan din naman niya kung tutuusin. Sinamantala niya ang pagkakataon. Mahal kasi niya si Charles noon pa man. Ngunit naisip niya, ano pa ang silbi ng pagmamahal na iyon, kung alam naman niyang hindi siya gusto ni Charles, at may mahal itong iba. Bigla siyang napakislat nang may kumatok sa pinto ng si Lidji. Dali-dali niyang pinahid ang luha sa mga mata, at marahang bumangon. Saka nagtungo sa may pinto, may galit na bumahid sa mukha ni Suzette, nang mapagbuksan ang nakangiti sa kanyang si Bea. Bakit? Inis niyang tanong dito, pero imbes na sumagot, ay tumuloy pa ito sa loob ng silid niya. Napilitan tuloy si Suzette na isara ang pinto, at harapin ang babae. Tiyak kong nakita mo kami ni Charles kanina sa may library. Expected naman iyon, di ba? Magnobyo kaming dalawa, at kami talaga ang nagmamahalan, sabi ni Bea. Ako na ngayon ang asawa niya, giit ni Suzette rito. Sa papel, pero ano ba ang kapirasong papel na iyon, kung wala namang pagtingin sa iyo, maski kaunti ang lalaking na pangasawa mo? Pinakasalan ka lamang ni Charles, dahil sa kahilingan ni Senator Greg. Pinagbigyan lamang niya ang kanyang papa, para masiyahan naman ito bago mamatay. Pero kapag wala na ang senior, ipapaalam niya ang inyong kasal, at kaming dalawa ang magpapakasal. Iyon ang plano namin. Kahit may hinala na si Suzette, na ganoon nga ang mangyayari, ay nagulat pa rin siya sa narinig na tinura ni Bea. Parang sinaksak ng kung ilang beses ang puso niya, ng mga sandaling iyon. Pero hindi ibig sabihin noon, ay ipahihiram ko sa iyo si Charles, kahit kasal kayong dalawa. Sa akin pa rin siya. At kaya ako nagpunta rito sa iyo, ay para maging handa ka na sa mga magaganap pa. Baka kasi mainip ka sa kahihintay kay Charles, dahil ngayong gabi supposedly, ang inyong first wedding night, di ba? Kung iniisip mong sa tabi mo matutulog si Charles, you're wrong. Sa silid ko matutulog ang iyong asawa, Suzette, wika ni Bea bago ito nakangiting lumabas ng silid. Nagpa siya si Suzette, kinuha niya ang malaking bag, ang kanyang mga personal na gamit, at makaraang saglit na mag-impake, ay nagbihis ng damit. Walang nakapansin sa kanya nang bumaba siya, at lumabas ng bahay na may bitbit na malaking bag. Maging nang sumakay siya sa safari, at ilabas iyon sa bakuran ng mga garido. Hilam ang mga mata ni Suzette sa luha, habang nagmamaneho siya palabas sa bayan ng San Luis. Ngayon pa lang, ay ibinigay na niya ang kalayaan kay Charles. Nawa ay maging maligaya ito sa babaeng totoong minamahal. Wala siyang kamalay-malay na ng mga sandaling iyon, ay nagkakagulo na sa malaking bahay, dahil nalaman na ni Charles, na wala siya sa kanyang silid nang puntahan siya ng... Dahil walang ibang mapupuntahan si Suzette, napilitan siyang mag-check-in sa isang hotel. Hindi naman gaanong kamahalan ang isang araw dito, pero magastos pa rin. Pero mas mainam na ito, habang naghahanap siya ng matitirahan. Ang balak niya sana, ay bumalik sa boarding house na pag-aari ni Mrs. Calda. Pero ang sabi sa kanya ni Abby, ay may kasama na raw ito sa silid. Isa pa, sa dating boarding house na tinutuluyan, ay madali siyang matutunto ni Charles. Ayaw niya nang magpakita pa rito maski kailan. Kung sa bagay, hindi na niya inaasahan na pupuntahan pa siya ni Charles. Ang tuwa lang siguro nito noong malaman na umalis siya, at baka nagdasal pang huwag na niya sanang maisipang bumalik pa sa San Luis. Hindi niya napansin na umiiyak na naman pala siya. Pinahid niya ang luha sa mga mata, nang marinig ang doorbell. Naalala niyang bigla na nag-order pala siya ng pagkain. Iyong roomboy na naghatid sa kanya ng pagkain kaninang almusal, at kagabi ang siya rin naghatid sa kanya ngayon ng pananghalian. Matapos niyang bayaran ang pagkain na in-order, at bigyan ito ng tip, ay isinara niya na ang pinto. Tatlong araw na siya sa hotel na iyon, nang maisipan niyang tawagan si Abby. Hapon noon at tiyak niyang nasa boarding house na ang dating roommate. Si Suzette ba talaga ito? Parang pagsisiguro pa ni Abby sa kabilang linya. Oo naman. Ano bang nangyari sa iyo? Wala. Nasaan ka? Wala ako sa San Luis. Andito lang ako sa Maynila, pero huwag mo nang alamin kung saan. Aalis din naman ako rito, kapag nakakita na ako ng matitirahan. Bakit? Ano bang nangyari? Hindi ba't dapat ay nasa honeymoon pa kayo ni Charles? Huwag na natin siyang pag-usapan, Abby. Napatawag lang naman ako, dahil naiinip ako rito. Matagal-tagal din silang nagkausap ni Abby, bago ibinaba ni Suzette ang telepono.
Nakatulog siya pagkatapos. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog, bago nagising sa sunod-sunod na tunog ng doorbell. Maang na napabangon sa higaan si Suzeth. Sino ang pumipindot sa doorbell? Samantalang hindi naman niya natatandaan na nag-order siya ng pagkain sa silid niya. Gayunpaman, napilitan din siyang tumuhin ang pinto at buksan ito. Para lamang magulat dahil si Charles ang napagbuksan niya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi kumibos si Charles. Diretso itong pumasok sa loob ng silid na iyon. Galit na sumunod si Suzeth sa lalaki, matapos niyang isara ang pinto. Paano mong nalaman na naririto ako? Inis niyang tanong sa lalaki. Lalo pa siyang nakaramdam ng pagkairita, nang maupo na lang basta sa may kama si Charles. Kay Abby, maikling tugon ng lalaki. Umangat ang kilay ni Suzeth sa narinig. Kay Abby, tumawag ako sa kanya kanina, pero hindi ko sinabi kung nasaan ako at ni hindi ko ibinigay ang telephone number dito. Naroon ako kanina nang tumawag ka sa kanya. At nalimutan mo na bang may caller ID ang telepono ni Mrs. Calda? Idiot! Galit na sabi ni Suzeth sa sarili. Alalang-alala kami, nang bigla ka nalang mawala sa bahay, Suzeth. Lalo na ang papa. Kaya ipinasusundo ka niya sa akin. Ayaw niyang kumain, lahat kami binubulyawan niya, kapag lumalapit sa kanya, at kinukumbinsi siyang kumain, at uminom ng gamot. Hanggat hindi raw kita natatagpuan, at naibabalik sa San Luis, ay magmamatigas siya, mahabang wika ni Charles. Huwag mong gamitin ang Tito Greg, para makumbinsi akong bumalik pa roon. Kung sa kanya lamang, maatim ko pang tumira ulit doon. Pero mas nakakalamang ang digasto kung makita pa ang pagmumukha mo. Piksi niya. Bakit? At bakit ka nga ba umalis nang? Walang paalam. Ibinibigay ko na ang kalayaan mo. Hindi ako maghahabol sa maski na ano, kahit mag-asawa ka pa ora mismo. Basta't huwag mo na lang akong gambolin pa. Galit niyang turan. Pero bigla siyang napaatras nang tumindig ay Charles, at lumapit sa kanya. Masuyo nitong hinawakan ang kanyang mukha. Umalis ka dahil kay Bea, hindi ba? Kaya ka nagagalit, siguro, nagseselos ka. Bakit ako magseselos? Dahil mahal mo ako, napatiimbag ang si Suzeth sa narinig. Ang kapal naman ng mukha mo, kung hindi na naituloy ni Suzeth ang pang-iba pang sasabihin, dahil bigla na siyang kinuyumos ng halik ni Charles sa labi. Pinilit niyang makawala pero mahigpit siyang niyakap nito, at kapag pumipiglas siya, ay lalong humihigpit ang pagkakakayakap nito sa kanya, at lalong dumidiin ang halik nito sa kanya. At nang lumaon, ay hindi na nakaya pa ni Suzeth na labanan ang tunay na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Ipinagkanulo na siya ng sariling damdamin. Napayakap siya kay Charles, at tinutugon na ang halik ng lalaki. Nabuwal sila sa kama, at napasailalim siya ni Charles. Ilang saglit pa, at namalaya niyang kapwa na sila walang saplot nito. Ang halik ay gumapang na sa kanyang leeg habang ang isang kamay ni Edward ay masuyong namamasyal sa katawan niya. Parang hindi na kayang pigilan pa ni Suzeth ang damamin, at ang nakatakdang maganap sa kanilang dalawa ni Charles. Nang bumaba ang mga labi ni Charles, ay parang lalagnaten na si Suzeth sa kakaibang sense anyong nararamdaman ng mga oras na iyon. Batid niyang higit pa roon ang ibig niyang mangyari. Handa na siyang ibigay ang lahat-lahat kay Charles. Maski hindi siya mahal nito, sapagkat baliw pa rin siyang umiibig dito. I love you. Maang na napatingin si Suzeth sa mukha ni Charles. Gusto niyang makita sa mata ng lalaki ang sinseridad sa binitiwan nitong salita. Oh, kaya isiping nagbibiro lamang ito. Ngunit ang nabakas niya sa mga mata ng asawa ay ang katapatan sa mga katagang binitiwan nito. Nakahiga na sila noon ni Charles sa kama, magkatabi. May kumot na nakatikip sa kanilang katawan. Bakit? Masuyong tanong sa kanya ni Charles, nang mapansin itong nakatitig siya. Bigla'y iniiwas ni Suzeth ang mga mata. Wala, pero hinawakan siya ni Charles sa may mukha at muling pinaharap. I love you, Suzeth. Kahit minsan, hindi ka nawaglit sa puso't isipan ko. Noong araw na makita kita sa bahay, nakasama si Tita Ophelia, naramdaman ko na ito para sa iyo. Pinagtawanan ko pa ang aking sarili dahil musmos ka pang matatawag noon, at ako'y nagbibinata na. Alam iyon ng papa, pero ang sabi niya sa akin, palakihin muna raw kita. Huwag madaliin, hayaang maging ganap na dalaga. Kaya sa loob ng maraming taon, ay naghihirap ang kalooban kong umiwas sa iyo, hanggat maaari. Nang hilingin ng papa ng magpakasal tayong dalawa, batid niyang ginawan niya pa ako ng pabor.
Kaya nang magtungo ka sa Maynila bago tayo ikasal, ay natatakot akong baka hindi ka na magbalik. Edward, natutuwa ako dahil nagpakasal ka sa akin. Pero natatakot din, dahil alam kong hindi mo ako mahal. Ang alam ko ay si Bea ang mahal mo. Sabi niya sa akin ay may relasyon pa rin daw kayong dalawa. Kapag daw wala na si Tito Greg, ay ipapaanal mo ang ating kasal, at kayong dalawa ang magpapakasal. Nakita ko pa kayong naghahalikan sa library. At nagselos ka kaya ka umalis ng walang paalam. May pilyong ngiting naglalaro sa mga labi ni Charles ng mga oras na iyon. Kay takot-takot na irap ang iginanti ni Suzette sa asawa. Mahal mo rin ako, di ba? Oo na, inis niyang sagot. Kailan pa, nakangiting tanong ni Charles sa kanya. Simula noong makita-kita sa bahay, noong iuwi kami ng nanay ni Tito Greg doon, at makita-kita na pawis galing sa pangangabayo. Kada rating mo palang yata noon galing sa Maynila, pero imbes na sa bahay, ay sa kwadreka dumiretso, mahaba niyang sagot. Ang ibig mong sabihin, pareho tayo ng nararamdaman ng mga oras na iyon. Hindi halos makapaniwalang tanong ni Charles sa kabiyak. Malay ko bang ganoon din ang nararamdaman mo noon? Yung nakita mo sa amin si Bea sa library, siya lang may kagagawan noon. Kinausap niya ako, at bigla na lang hinalikan. Hindi pa rin niya matanggap sa kanyang sarili, na ikaw talaga ang mahal ko sa simula pa lang. Na loob ng mahabang panahon, magkasama man o magkalayo tayo, ay lagi kitang minamahal, madamdaming wika ni Charles. Gusto ko nang umuwi, Charles. Bakit, ang Tito Greg? Papa, pagtatama sa kanya ng asawa. Napabantang hininga si Suzette bago ngumiti. Oo nga pala, nag-aalala ako kay Papa, Charles. Bago kita pinuntahan dito, ay tumawag na ako sa kanya. Ako naman ang nagbanta sa kanya, na kapag hindi pa siya kumain, at uminom ng kanyang gamot, ay hindi na kita iuuwi sa San Luis. Dito na lang tayo sa Maynila maninirahan. Anong sabi niya, kakain na raw siya at iinom ng kanyang gamot. Pero bakit ba ayaw mo pang umuwi? Inis na tanong ni Suzette sa asawa. Napagod ako sa biyahe, at saka hahanap sa iyo. Hindi ko na kayang magmaneho pa, kaya bukas na lang tayo umuwi. Gusto ko na munang magpahinga. Isa pa, inaantok na ako, mahabang paliwanag ni Charles. Sige, ikaw ang bahala. Pumikit na si Suzette, upang matulog, at ganoon na lang ang gulat niya, nang kumihit bigla si Charles at pumaibabaw ito sa kanya. Oh, akala ko ba'y gusto nang magpahinga? Maang niyang tanong dito, mamaya, ani Charles, bago siya nito dinampian ng halik sa labi. Dalawang beses. Tuldok. Pakatapos nito, pagkaraan ay siniil siya ng halik. Nang gumapang pababa ang halik sa kanya ng asawa, ay buong pusong nagpaubayang muli si Suzette kay Charles. Kahit magdamag pa siguro siyang puyatin nito, ay okay lang. Dahil ang kapalit naman noon, ay ang habang buhay na kaligayahan sa piling ng lalaking iniibig. Himalang inabot pa ng mahigit isang taon si Senior Greg, bago binawian ang buhay. Kaya nakita pa nito dalawang apo na sina Miko at Mira, dahil kambal ang panganay nina Charles at Suzette. Isang lalaki at isang babae, nayakap, nakarga, at nahalikan pa ng batihing senior ang dalawang apo. At ilang linggo pagkasilang sa kambal, maligayang pumanaw ang Senior Greg. At dito po nagtatapos ang kwento, nina Charles at Suzette.